Luzon, Visayas, Mindanao, magandang pa kayo sa umaga. Mga kaibigan, ako po ang inyong kaibigan, gwapong-gwapo, Willy Espiritu, ng inyong programang For Your Information. Kamusta po kayong lahat, mga kaibigan? Ha? At let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would hear your voice. Soften our heart that we would open ways to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga sa akin may bahay. May ari ng bahay namin. Morin at Bingkola Espiritu. Okay, sa inyo po lahat. Marami tayong gustong pag-usapan ngayon. At huwag kakalimutan, no? Huwag kakalimutan. Ayan. Oh, para, ayan. Okay na ho ba? Marami tayong gustong pag-usapan na dapat isaayos ng ating pamahalaan. Okay? Unang-una, pinoproblema ng ating mga mananakay, yung mga bikers natin. Kasi may ginawa daw pong bike lanes ang ating pamahalaan para doon sa mga nagbibisikleta, eh meron silang safety nets na daraanan, ano ho. Eh ngayon, yung mga iba't ibang klase ng sasakyan, dinaraanan daw po yung ano, yung, ba't parang merong ano, second voice. Ayun, okay, ayan na. Ayun, tumaas pala yung aking ano. Okay, yun, sabi nga nila ano eh, may bike lanes pero sinasakop to ng motorsiklo, ng mga jeepney, ng mga taxi, ng mga private cars, na wawala ng puwang yung ating mga bikers at yung iba na didisgrasya. Siguro marahil dapat i-impose natin sa ating mga sarili, ano, yung self-discipline, ano, kinakailangan meron po tayong sariling disiplina para nagkakaintindihan ng mamamayan. Ano, magandang umaga, kala Sosoy, kala Janine at Nicole. Ano, good morning, Kuya Willie, and magandang umaga sa lahat. Coco, sabi niya, hi to Mau. Okay, talagang maraming salamat. Kahapon, parang hindi kita na-monitor. Si Hanilet Pinescosa sa Canada, nakatutok na rin. Kamusta kayong lahat dyan? Eh, dito sa bansa natin, marami tayong dapat ano eh, asikasuhin, ano ho. Eh, ito lamang pong bike lane eh. Ah, nawawala na naman yung disiplina natin. Bigyan natin ng safety nets yung ating mga kababayan na nagbibisikleta, ano, para hindi po sila nadidisgrasya. So, dapat meron ngang motorcycle lane din eh, no? Good morning po. Okay naman po kami. Okay, thank you. Nag-aaral na pala si ano, no? Si Daga. Daga, ano pangalan ni Daga? Yeah. Si Jian. Ah, good. Sana maging professional yung mga batang 'yan. Oh, so dapat magkaroon tayo ng disiplina, pangalagaan natin ang ating mga sarili. Ano? At yung bike lane para sa bike lane, yung mga motorcycle para sa mga motorcycle. Tapos yung mga pang-cars, yung mga pang-trucks at pang-cars. Ha? Opo, at the same time, nag-work po. Wow! Ang ganda. Ayan ang maganda sa ibang bansa eh, kita ho ninyo. Bagong dating ng Canada,
Ilang taon na si Jean? Siguro mga 15 to 16 ano. Nagwo-work na, kita na ninyo. Kaya Canada pa lang 'yan. Oh. Dito sa atin, kahit na may alam ka, wala kang mahanap na work. Yan, kaya marami tayong dapat asikasuhin. Happy Friday and weekend po, Sir Willie and Madam Mau. At sa buong BSC family, more power and God bless po always. Keep safe po, Angelica Post. Ano, Angelica Pass. Post tuloy. Si Ranin Yanin, ano? Rani Rayen Ladringan. Manto pa, pinaganda pa, no? Pagbati daw po sila, pakibati daw po sila sa Isay, Wako, Maika at Negro. Ha? Nagmo-module daw po sila. Okay. O, binabati ko sila Wako, sila sa Isay, sila Maika at sino Negro? Si Lance, tsaka si ano, yung anong pangalan ng kuya ni Lance? Ha? Si si ate, no. Si Nognog. Yun. Good morning sa inyong lahat. O, ngayon, lagyan natin ng konting disiplina yung ating sarili. Kasi yung disiplina po eh, para sa atin yan eh. Hindi ho para kahit kanino man. O, si Yub Tobias Escueta, Willy Espiritu, Partidong isang sutsot ng asawa, uwi. Ah! Mapalang umaga, Sir Willie. Ikaw talaga, ha? Mapauso ka, ha? Meron ka doktong eh. Watching Boy Tobias Escueta. Hoy! Psst! Uwi! Naku, Diyos Mar Yosef, nabansagan tuloy tayo. Oh. So, sa ating kabutihan, ano, lagyan ho natin ng disiplina. Ha? Pati ho yung ating mga anak, pangalagaan ho natin. Ha? Malay nyo, bukas makalawa, maging presidente yan. Kapalit ni Digong. Ha? Tapos, maging sekretary ng Department of Agriculture. Hindi natin malalaman eh. Ha? Kaya, swerte-swerte po yan. Kaya, pangalagaan natin yung ating mga anak. So, huwag na tayo masyado makisaw-saw doon sa mga hot issue ng ating gobyerno laban sa iba't ibang issue. Ano, pagtuunan natin, paano natin mag-guide yung ating pamalaan? Baka sakaling napapakinggan tayo at pakinggan tayo. Mamala, si Cecil Villarreal ng Canada nakatutok na rin. Magandang umaga. Ha? Pag anuhan natin, ano, Sir Willie, kasanib din ako sa partidong isang suwi. Sige. Ako presidente, ikaw ang vice president, ha? Ngayon, ito, pag-aralan natin, ha? Panibagong mind conditioning na naman ang mga nagkaka-COVID daw ng hindi severe. Maaring magka-heart blood clot. Ha? Ano na namang gamot ang bagong ilalabas nila? Oh, kaya nga sabi ko sa inyo eh, masama yung nangyayari sa atin. Kasi dapat ang anumang bansa, maging Estados Unidos, maging Canada, maging Europe, maging China, maging Korea o maging Japan. Ang tao dapat nabubuhay doon sa tamang batas. Yung kung ano yung batas, yun ho ang dapat natin sinusunod para nagkakaroon tayo ng disiplina at pagrespeto sa bawat isa. Eh dito sa atin iba eh. Wala pa sa batas, ipagpipilitan sa'yo. Ha? Babastusin ka muna. Eh palibasa, bastos yung bunga nga ng pangulo natin. No? Ayan, kita nyo, nagagalit pati bigote ko. Palibasa, may pagkabastos yung bunga nga ng pangulo natin. Eh, ngayon, ganun ang nangyayari, bastusan.
Ha? Katulad yung sa medical laws, sa saligang batas, wala namang sinasabi sa batas na kung ayaw magpa-opera ng isang pasyente, pipilitin ng doktor. Oh, kahit mamamatay yung pasyente, kung ayaw eh, ano magagawa mo? Karapatan ng isang tao yun. Oh, di ba? Katulad na itong, magpabakuna kayo, o kayong mga restaurant, ha? Huwag niyong papasukin sa restaurant yung walang vaccination card. Tama ba yan? No, I lost my respect tuloy sa ganyang mga ganyang ano eh, usapin eh. Ha? Ano yun? Sandali. Ang layo ng monitor ko eh. Ito. Okay, tahunin nyo to. Panibagong mindset, mind conditioning na naman. Ang mga nagka-COVID daw ng hindi severe, maaaring magka-heart blood clot. Ano naman ang gamot ng bagong ilalabas nila? Yan, kaya nga kini-question ni Willie Spirito eh. Yung ano eh, yung bakuna eh. Yung vaccine na yan eh. Hindi naman dapat itinurok sa taong bayan niya nang walang ano, clinical trial. Ano ba yung clinical trial versus doon sa emergency use only? O emergency use only, eh, eto na o, sinasabi. Maaring, ano, ha, may panibagong, naku, Diyos Mariosep na buhay, ano, mindsetting to eh. Ha, yung daw mga nagkaroon ng COVID na hindi severe, pwedeng magkaroon ng heart blood clot. O, eh, paano kung nakapagpabakuna ka na? Paano mo pa may iwasan yan? Di ho ba? O, yan yung mga ganyang ano. Gonzales Ivan, Bongbong Marcos, sabi niya. Okay, good luck. Maganda yan eh. Kinasabi natin eh, kung gusto natin si Bongbong Marcos, ano ho bang masama nun? Di ho ba? Huwag magagalit yung hindi makabongbong. Di ba? Kung ang gusto natin, Isko Moreno, o ba't ka magagalit? O dapat, Isko Moreno kung gusto niya yun. Respetuhin natin yung gusto ng mamayan. Di ba? Sabi naman ni Mama La Villarreal, good AM sa'yo. Keep up the good job to let the people knew what's happening. But important is stay safe and healthy. God loves you. Thank you so much, Mama La. O, sabi naman ni Gonzales Ivan, gising na ang taong bayan. Dekada nang nakaupo sa gobyerno ang Liberal Party. Pero walang magandang nagawa. Tama na para wakasan ang disente at walang kwentang Leni. Kaya wala ding kwenta. Ito naman. Hi, Mau. Hi to Mau, sabi ni Ivan. Hello to Pinuela family. Belated happy birthday to Ate Tess. Ate Tess, good morning. Happy birthday, ha. Huwag natin papabayaan si Auntie Dolor. Yung si Auntie Dolor, ho, yun yung ina nila. Ha? Mabait na tao yan. Nag-iisa na lang yan sa mga espiritu eh. Oh, sa aming mga matatanda. Si Leni at Liberal trapo yan. Parang ikaw, tropang broadcaster. Ano to? Ulitin ko nga. Si Leni at Liberal trapo yan. Parang ikaw, trapong broadcaster. Ako, trapong broadcaster. Karapatan mo yan. Ha? Eve Ramos, good morning po, Sir Willie Spirito, Madam Mau Ad, at sa lahat ng BSC family, stay safe and God bless. Thank you. Kayong mga liberal, wala nang puwang sa bansa. Wala na kayong malilinlang pa dahil wala namang may gusto sa dilawan. Eh, hindi totoo yun. Meron pa rin may gustong mga dilawan. Ano?
tayo, halimbawa, gusto natin Bongbong Marcos. May mga maraming Bongbong Marcos. May gusto ng Isko Moreno, di ba? Pag untugin ko pa kayo ni Lenny, sabaw kayo. Okay. May bagong COVID variant po, kaso nagluwag na ang gobyerno. Panigurado papasok yan, may COVID variant sa bansa. Sana paghandaan po ng DOH. Sabi naman ni Vicky, bilis kilos Pilipinas na Isko will lead. Kita na ninyo. Sabi ko sa inyo, pagka may Marcos, may Isko, di ba? Yung isa naman, Makaleni, nabubuisit pa. Ganun talaga po yun. So, pag-usapan natin, paano ba tayo mabubuhay ng mamamayang Pilipino sa tamang pamamaraan? Madali lang po. Basahin muna natin yung mensahe ni Eve Ramos. Parang putahe ng ulam yan. Politiko kung natikman na alam na natin ang lasa, subukan naman natin ang yung iba. Baka maging swak sa panlasa. Ayun, napakaganda nun. Ha? Parang putahe ng ulam yan eh. Politiko kung natikman na alam na natin yan. Ha? Alam na natin ang lasa niyan. Yung iba, baka tikman din natin. Baka swak sa panlasa. Tama eh. Ha? Di ba? Ngayon, tayo kasi mga kaibigan, hindi ko sinasabing ako lang ha, tayong lahat. Ha? Sabi ko, sana tayong lahat magkaroon ng sapat na disiplina. Umpisa natin sa bike lanes. Yung mga pang bike lanes, huwag naman sasakop yung mga sasakyan. Ha? Tapos, malayo-layo pa lang, nakasignal light ka na kung sasakyan ka. Para kung kakanan ka, hindi mo naman madidiskrasya yung mga nagbabike lanes. No? So, yan ha, isa yan sa mga problema. Pangalawa, nalalapit na po ang Kapaskuhan. Kape muna tayo. Sarap po eh. Nalalapit na po ang Kapaskuhan. Dito po lalabas ang pang-aabuso ng mga negosyante. Katulad ng grupo ni Concepcion. Ano? Yung 13-month pay, ha? May mga nilalabas na naman silang mga issue. Obligasyon ng mga negosyante na bayaran yung kanilang mga workers ng 13-month pay. Hindi ba? Pangalawa, huwag nang magyabang yung mga negosyanteng yan. Ha? Kung kinakailangan, awayin natin yan, awayin natin yan. Kasi hindi lingit sa ating kaalaman, neto magkaroon ng pandemya. Ha? Ang mga pinalulusot ng mga checkpoints, ha? Yung mga niluluwagan sa kalsada para makarating sa manlupalop na dapat nilang pagpuntahan. Nakakarating ho yan na matiwasay yung mga negosyo ng mga negosyante. Ngayon, pag hindi daw pinapasok ng 2-3 linggo, babawas ho yan. Kahit ibawas eh, ang importante magbayad ka ng 13-month pay sa worker mo. Ha? Hindi yung gugulangan mo yung gago ka. Ha? Hindi pwedeng gugulangan mo yung kapwa mo. Nakanegosyo ka na, nang gugulang ka pa. Kita na ninyo. Nagkaroon nga ng pandemya eh. Dapat nga maunawaan ninyo. Kayo kumita. Nung pandemya, kayo lang ang kumita eh. Di ba? Tapos, yung mga hindi nakapasok, ibabawas pa ninyo yan. Ganyan kagagaling yung mga demonyong mga negosyante na mga walang yang negosyante. Pero meron namang mga negosyanteng maayos. Kaya yan, pinagpipilitan nila yung sinasabi, yung empleyado, kinakailangan vaccinated, may ID. Kasi palusot nila yan eh. Para hindi makapasok yung ano,
yung empleyado nila para hindi nila babayaran. Ganyan ka manunuba yung mga tarantadong yan. Ha? Oh, Joey Ortiz, good morning. Good morning, FYI, Willie Espiritu. Thank you so much, Joey. Ha? Yung walang ano eh, kasi kayong mga negosyante, abusado kayo eh. Ha? Oh, ngayon, nagsosumiksi kayo sa pundilyo ng Pangulo ng Republika kay Duterte. Ha? Para maipagladlada ninyo yung gusto lang ninyong mangyari, favorable sa inyo, mga walang ya kayo. Dapat kayong unang kinukuha ni Lord. Julie Abelia Panganiban. Aba, good morning, Jules. Kamusta na? Thank you for watching. Oh. Eh, ito mga kaibigan ha. Huwag niyong kakaligtaan. Matuto tayong mag-likes. Ha? Tapos mag-share tayo. Doon sa ating mga sariling cellphone, ilagay natin sa wall ng inyong cellphone at ipamahagi ninyo sa ating mga kaibigan. Yung mga kaibigan ninyo at yung mga followers ninyo, lagay ninyo. Broadstreamcast Communicators. Watch FYI for your information. Willie Espiritu. From Monday to Friday, 8 to 9:30. Yan. Lagi ho ninyong igagawin yan para yung mga kakilala natin, alam nilang may for your information sa Broadstreamcast Communicators. Yan. Kaya ako nagagalit dyan eh. Dyan sa 13-month pay na yan, naging presidente ka lang, kala mong sino kang magaling. Ha? Yung conception na yan. Mas nire-respeto ko pa yung si Ortiz. Yung isang ECOP yata yun. Oh. Sinabi ni ECOP Ortiz, di ba? Hindi pwede ipag-gitgitan yan. Hindi pa nga kompleto yung bakuna ninyo eh. Oh. Tapos, pati yung Jollibee na yan, nakikisalsal yan dyan sa... Tatanungin ka, nasan yung card mo? Pag wala kang card, di ka papakainin yung mga demonyong yan. Kaya wag na ninyong tinatangkilik yan. Naku, Diyos Mariosip, nabuhay yan. Oo. Si Yub Tobia, sabi niya, oo nga, Willie, nakauya mga politiko, matatapos na ang termino, gahaman pa rin sa kapangyarihan. At nagpasarap ng salapi. Ha? Nagpasarap sa ng salapi ng taong bayan. Panahon sila na hahatulan at wawakasan ang panunungkulan nila. Yan, tama yan. Pagdating ng Mayo 9, matuto na po tayo. Ha? Alam na natin ang gagawin natin. Sabi ni Dave Galeander, good morning, Ading. Easy lang, ang puso, wag magalit. mahal tayo ng Diyos eh. Maraming salamat. Sa Broadstreamcast Communicators, likewise, share, FYI, 8 a.m. to 9:30. Ayan. Alam mo ninyo, may mga negosyanteng matino, mayroong mga negosyanteng walang ya. Oh. Dila pa ng walang ya, mga buaya, mga hindi mabusog. Oh. Pinagkakalandakan, di daw sila nakakapagtaas ng mga presyo ng sardinas. Ulol. Oh. Pati nga yung hamon, gusto nyong taasan, pati yung gatas, pati yung mga spaghetti. Diyos Mariosip, mga walang ya talaga kayo. Wala na akong nabibiling mura ngayon eh. Iisa na lang ang mura ngayon. Yung mga buwaka ng ina ninyo, yun na lang ang mura ngayon. Nagmantupang buhay ito. Kaya sabi dito, naawa pa yung gobyerno, pauutangin daw yung mga tinamaan ng kulog na yan. Kumita na nga yan itong pandemya, kahit nga hindi pandemya eh. Bumababa pa lang pandemya. Tinutulungan na ng gobyerno yan. Nung pandemya, sila lang ang tinulungan eh. Sino ba kumita noon? Yung mga negosyante niyan. Pangalawa, yung mga parmasyotika.
Oh, yung mga park, naku, Diyos Mar Yosef. Oh. O kaya ngayon, yung mga nakapagpabakuna na, mag-isip-isip kayo. Ha? Yung hindi daw severe, ha? After 1 year, pwedeng may tendency na magkaroon kayo ng blood clot. Oh. Kaya nag-iisip na naman ang gobyerno kung ano na naman ang isasalaksak sa ating bakuna. Excuse me. Oh, may COVID dyan si Willie, umuboy. Diyos Mar Yosef, nabuhay yan. Oh. Pag-ingatan ang mga abusadong employer. Ha? Total, kakampi naman natin si Labor Secretary Bello. Yan, pwede nating iboto yan. Ha? Kasi sinasabi niya yung totoo eh. Wala sa batas eh. Kaya nga sabi ko eh, tinuturuan ko na nga yung Pangulo eh. Oh, bakit? Pangulo kayo, di ba? Meron kayong power. Kagaya nung ginawa ninyo, pinapasok niyo yung mga injection na yan, yung mga vaccine na yan. Emergency use only. Wala rin naman. Kaya nga, napilitan lahat. Ngayon, tanggap kayo ng tanggap ng donasyon. Nasa na ngayon yung perang kinuha ninyo sa gobyerno para pambili ng vaccine. Paliliwanag ninyo lahat yan. Maniwala kayo. Ha? Pag-ingatan ng mga abusadong employer, ha, dapat palawakin ang gawaan ng ito. Yung problema natin sa gulay, 'di ba? Mamaya bibigyan natin ng isang suggestion na baka makatulong sa ating mamamayan o sa ating gobyerno. Ha? O katulad nitong COVID-19 pandemic. O meron daw variants, no, na umiikot sa ibang bansa. Delta sub variant plus, o Delta plus na tinatawag. Depende yan eh. Kung maganda ang regla ng takbo ng batikosan, hindi dadating sa atin yan. Pero pagka medyo alanganin ng gobyerno, dadating yan. Just, may kinalaman pa sa, anong tawag mo dyan? Sa politika eh. Ha? Walang mangyayari sa bansa natin kung hindi tayo magkaisa. Ha? Sabi ni LC Mendoza. Tayo po ang gagawa ng sarili nating dapat gawain sa ating buhay. Ano, mga kaibigan? Kinakailangan natin na disiplinahin ang ating sarili para hindi tayo nadadawit sa mga ginagawang kalokohan nito, mga tarantado sa ating gobyerno at ng mga negosyante. Ha? Yan, o. Ha? Kaya, paano naman magmumura ang pagkain, Kuya Willie, sabi nila. Siguro, ipapanawagan natin doon sa mga kumakandidatong presidente, ano, at vice presidente. Siguro sa panahon na kayo ay mananalo na, ano, i-include po ninyo yung pagpapalawak natin ng pagpapagawa ng train, ano, kasi marami naman tayong highways na napagawa, no, siguro dagdagan muna natin yung mga railway transit natin, ha, para kung ang gulay galing sa Bicol makarating dito ng mabilis at matiwasay, di ba? Kung ang gulay galing sa Nueva Ecija, kinakailangan meron din tayong train from Nueva Ecija to Manila. Ha? Kung mura ang mangga sa Zambales o sa Jajangas, dapat may malawak tayong railway, ha, para makarating dito sa Metro Manila yung mga kalakal nila. Yan ho yung sinasabi natin na farm to market road na nakalimutan ng mga naging DPWH secretary na kasapakat ng gobyerno. Ha? Halimbawa, Laguna, pinaganda yung main road.
Pero hindi naman nilagyan ng daanan yung mga papuntang bundok. O paano maibababa ang kalakal kung walang daanan yung mga kalakal natin na nasa bundok? Halimbawa, nasa kabundukan ka. Di ba, yan din ho ang problema ng ating mga mag-aaral doon sa mga liblib lugar. O, dalawa, tatlong oras naglalakad yung isang estudyante, tatawid pa ng ilog. Ha? Pagdating doon sa ilog, medyo ililis nila yung damit nila para makapunta sila doon sa dapat nilang puntahan dahil tatawid din nila yung ilog. Yun po ang kinakailangan na ma-develop. At lagyan na natin ng train. Kasi alam ho ninyo sa ibang bansa, halimbawa nasa Tokyo ka, tapos napapunta ka sa Hokkaido, eh ang layo niyan. Ha? Parang Manila to Cebu, ganun. Ano? Meron ng train. Ha? Meron train. Tapos, meron din barko. Oh, meron din eroplano. Meron din pong panland. Kaya, hindi po problema ang pagta-travel ng mga pagkain. Oh, hindi po problema. Sana ma-realize ng mga tatakbong presidente na dapat mag-develop po tayo ng mga railways natin at yung land. Ano, yung barko dapat gumana yan. Kung kaya niyan makarating ng 12 hours to 5 hours, yung mga pagkain, yung bigas, yung gulay, yung mga pork, yung mga chicken, mga itlog, anumang pagkain. So, mararating natin yung uniform price. Yung mga gusto magnegosyo, maghanap buhay, hindi na po nila may isip manggulang. Ha? Sabi ni Madam Mamala, sa Japan, ganyan ang gawa, nakahiwalay ang transpo ng mga pagkaing produkto. Totoo po yun. Minsan, hindi na nga nila hinihiwalay. Halimbawa, 10 bagon. 10 bagon. Ibig sabihin, 10 yung sinasakyan. Ano? Yung 5 o 3 doon, para po sa pang-transpo ng kanilang mga produkto. Kaya, uniform yan. Halimbawa, nandun ka sa Tokyo ka, nang galing yung produkto, galing nga Hokkaido. Pareho ang presyo. Ano ang presyo ng kamatis sa Tokyo? Ganun din ang presyo sa Hokkaido. Oh. Walang taglamig. Alam yan nila Marin Lina Reyes. Oh, nakarating na yan ng Japan. Hindi ko nga akalain nakarating na rin pala si Mamala. Oh, sa Japan. Ganyan no eh. Kaya pati turismo nila mayabong. Hindi ba? Hindi katulad dito. Sinwab ka na, pagdating mo doon, kailangan pang i-quarantine ka. Anong katarantaduhan yan? Di ba? Days? Days lander? Oh. Likewise, and share FYI 8 a.m. to 9:30 a.m. Oh, yan ha. Weekdays. Elsa Mendoza, walang mangyayari sa bansa natin kung hindi tayo magkakaisa. Totoo po yun eh. Ngayon, sana maging malabnaw na yung mga bakbaka ng mga politiko kung sila'y nangangampanya, hindi nagsisiraan. Kasi, like for example, yung Marcos, kahit na anong durog ninyo niyan, hindi kayo papaniwala ng nakararami. O, di ba? Kasi mayroong preba eh. O, naging presidente si Cory. Naging presidente si FBR, naging presidente si PGMA, naging presidente si ERAP, naging presidente si Noynoy. Oh. 'Di ba? Ngayon presidente ninyo yung mahilig magmura. 'Di ba? Oh. Good morning po. God bless, sabi ni Elisa Patenyo. Good morning. Oh. Ano yung nagawa ni Marcos? Meron ba silang PICC? Meron ba silang nagawang hanggang ngayon pinakikinabangan Cultural Center of the Philippines? House of Congress.
Di ba? Heart center. Lung center. PGH. Yung makikita mo eh, bakit nilagyan yan? Kasi may concern sa health yung Pangulo. Noon, Diyos Mar Yosef, ha? Sino ang nagmahal sa mga magsasaka? Di ba yung Marcos din? Mimot, Ladringan at Bingkula, BBM, go. O, kita na ninyo. O, Mamala Villarreal, walang nangyari sa bansa natin. Panay kurakot sila kasi. O, kita na ninyo. Sagutin nga ninyo yan. O, kaya yung mga nakaposisyon sa gobyerno, na gustong tumakbong senador, gusto pa ninyo maging congressman, gusto pa ninyo maging gobernador, tanungin nyo sarili ninyo sa salamin. Tignan nyo mabuti yung mukha ninyo sa salamin. Tapos tanungin ninyo mabuti ang inyong sarili. May nagawa ba ako sa aking bansa, sa aking mga kababayan? Ganon. Yung Marcos kaya sila uli yan, nag-impose siya ng martial law eh. Kung yun ang ikagaganda eh. Di ba? Katulad ni Presidente Dragon, na Dragon. Kala ko Presidente Dragon eh. Katulad ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maganda yung kanyang layunin sa pagpuksa ng droga. Masama bang puksain ang droga? Masama bang puksain ang droga? Doon, bilib ako sa kanya doon eh. Anong ginawa ng mga oposisyon? Nila Lenny Robredo. Marami. Mayroon pang pasumbong-sumbong doon sa international yung mga adik yan. Dapat nga yan nilulunod eh. Kung ako ang huhuli dyan, hindi ko babarilin yan. Yung shabu na nahuli ko sa kanya, magdamag, papasinghot ko sa kanya yan para maabot niya ang langit hanggang ikamatay niya na yan. Gusto ko hatol ng bayan, wait ko lang kung sino. Yan o. Ngayon, marami nagpaplano, gigipitin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol dyan. Ngayon, kung makukulong siya, sabi naman ni Pangulo eh, di ba? Ituro ninyo ako, huwag kang kakabahan, Senador Bato. Ituro mo ako. Turo ninyo. Kaya lang, ang akin, yung dapat mamatay, huwag na ninyong hinahabol. Yung alam ninyong ng abuso, inabuso ng pulis, hindi pwede. Dapat managot yan. Gusto ko hatol ng bayan. Wait ko lang kung sino. Kita na ninyo. Sabi ni Dave Lander, hello Sonny, kamusta ka na? Yo, matanda na. Meron ng diabetes. Padala mo ng mansanas yan para lumusog. Ganun mo ninyo. Kung gumawa ka ng mabuti, may mabuti ring sukli sa iyo ang Panginoon. Pero kung nang abuso ka, meron ding hatol ang Panginoon dyan. Hindi ho pwedeng gumawa ka ng masama, susuklian ka ng Diyos ng mabuti. Hindi ho ganun. Ha? Yung mga magulang, nanapas lang yung mga anak dahil adik yung mga anak ninyo, ikatuwa ninyo yan. Dahil naligtas ka. Naligtas ka eh. Pero kung nadadamay lang tapos naabuso ng polis, yung halimbawa kinapkapan, wala naman dala, tinaniman, ibang usapan yan. Dapat panugutan niya ng mga polis. Tsaka yung batas. Ano ba yung sabi sa batas? Meron bang pananagutan ng Pangulo dyan? Meron! Ano yun? Command responsibility. You abuse your power. Diba? Inutos mo patayin eh.
Oh. Ngayon, yung mga dapat namatay dahil talagang talamak na sa kaadikan. Oh, meron bang adik na gagawa ng tama? Oh. Kaya kayong mga nakulong na at nakalabas, magpakatinuna kayo. Ha? Ako ang pakiramdam ko dito sa COVID-19, hindi lang tinuloy ng Diyos ang ano eh, paghuhukom. Yan ang paniniwala ko sa sarili ko lang. O, diba sinabi, may kasabihan, dadating ang paghuhukom. E naawa pa rin sa atin ng Diyos eh. Kaya binanatan lang tayo sa COVID, tsaka dyan sa mga Delta variant na yan eh. Ha? Ibig sabihin, eye-opener, magpakatino ka. Ang kaso, marami nagpapakatino, marami rin nag-aabuso. O, e paano yung mga nagpapakatino? Wala na ba silang puwang sa mundong ibabaw? Yan. Maniningilan Diyos. Tanda ninyo, kahit sinong Poncho Pilatong mabait, napupuno rin. Ha? Totoo yan. Amen, sabi ni Madam Cecil Villarreal, mamala. Oh. Maniningil po ang Panginoon. Wag tayong papakasiguro. Kung nagnakaw ka ng milyon o bilyon, kilabutan ka. Hindi mo madadala sa hukay yan. Katulad yung binibintang kay Bongbong. Hindi ka magnanakaw, hindi ka walang ya. Eh nabuhay ka nga, ang kinakain mo, pinanggalingan ng pagwawalang ya ng ama mo. May mga nagsasaltang ganyan eh. Oh. Kaya titignan mo, nakaganon ka. Oh. Ikaw yung nagtuturo, pero nakaturo din sa pagmumukha mo. Oh, diba? Kaya kayo mga magnanakaw, manahimik na kayo. Kasi pagka na, katulad yung magnanakaw doon sa PhilHealth. Oh. Malay mo, bukas mamatay na rin yun. Di ba may lymph node cancer yun? O, yan ang mga, binibigyan lang sila ng pera ng Panginoon. O sige, kung gusto mo pang mabuhay, habulin mo. Pero, pag sinabi kong mawawala ka na. Kaya yun nasa gobyerno natin. Sana po, kahit paminsan-minsan, papakinggan po ninyo kami. O, katulad yung kagutuman. Yung kagutuman, eh, napakahirap na problema ng bawat mamamayan yan. Ha? Hindi po ganong kadali magtanim ng palay. Hindi rin po kadali magtanim ng kamatis. Hindi rin po madali magtanim ng sibuyas. Ha? Hindi rin po madali na magtanim ng sayote o ng carrots. Tapos po problemahin pa niyan yung magkakarga doon sa truck. Magbabayad pa rin. Magbabayad sila eh. Diba? Wala na silang nakukuwang suporta sa gobyerno. Napapabayaan pa sila. O, kape muna tayo para nervyosin kayo. Ngayon, gusto ko sana, kung pwede, kung gustong i-adapt ng mga kandidatong presidente. Ha? Baka sino man ang maging pangulo. Kausapin ninyo yung mga kapartido ninyo, mga senador na mananalo. Pagtulungan nga natin, paano ba natin palalawakin itong railways, yung train, para yung mga tiga Bicol, tiga Baguio, tiga Cebu, pwede silang sumakay ng train pa Manila. Yung mga tiga Manila naman, pwede silang sumakay ng train papuntang Cebu, papuntang Bicol, papuntang Nueva Ecija. O, diba? O, ikalawa, yung mga kalakal, dyan na ho isasakay yung pinakamabilis. Yung hindi naman madaling mapanis o masira, pwede ng ibarko. O, lagyan natin ng time frame, anong araw, ilang araw, para nakakarating yung mga produkto. Ha? Tapos, pag-aralan ng mga magiging pangulo, paano natin palalawakin yung mga baksakan? O, dapat may baksakan yan eh. Ha? Para yung mga maninindahan hindi makakapag-abuso. Kasi kung uniform at mura, eh, laking ano yan. Padalan mo ko na lang coffee mug.
Ha? Mo? O, yun. Sino sinasabihan mo niyan na Madam Days? Padalan mo ko na niyan, coffee mag. O, mukha nagtetexan na sila ni Sunny, no? O, yun. Itulungan natin, eh, katulad ngayon, Diyos Mariosep. Gusto na magpakamatay ng mga small medium enterprise eh. Ha? Kamahal na nang bibilihin, paano nilang ibebenta ng mataas? Siyempre pagka naluto na 'yan. Ha? Binabalanse noong namuhunan. Yung dapat kumita siya at matumbasan yung pagod niya. Eh, kaya ba nung mamimili? 'Di ba? Eh kung 90 pesos na o 100 pesos na per order, kakayanin ba yan ng simpleng tao? Mangyayari po yan kung yung magiging bagong pangulo, ha? O yung bagong senado, bagong kongreso, ay gagampan sa kanilang tungkulin na mamahalin nila ang bayang Pilipinas, ang kanyang mamamayan. Ha? Sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo at paggawa at pagsawata sa mga kurap para gumanda ang buhay ng Pilipinas. Oh. Tama ba ako doon na kayong mga taga New Jersey, taga Canada, mga taga LA, taga China, tama po ba ako doon sa sinasabi ko? Kaya ngayong araw ng Biyernes, kita nyo, first time nyo ako nakitang nagsuot ako ng itim. Eh, pinagluluksa ako na itong mga walang nga eh. Oh, kita ninyo, panay ang pabakuna ninyo, nakakandamatay naman yung mga kamag-anak ninyo. Oh, malay nyo, bukas makaluwa, kayo nakasunod. Gusto ko yan, ha, para magkita sa office yung mga mags ko galing sa'yo. Makikinig sila sa Broadstream Online. Ikaw talaga, Marin Daisy. Sige, dadalang kita ng mags. Diyos Mariosep, oh. Mags lang pala. Ganito, oh. Ganda, oh. Oh. Yan, oh. Broadstream. Bigyan niya sila commissioner. Ha? Huh? Ayun. Malapit na nga pala yung birthday ko. November 9 na. Meron pa bang 20 days yan? Less than na. Baka gusto ninyong tumulong. Ha, magpapakain po ako ng ano eh, champurado at saka lugaw. Mahigit 1,000 kabataan ho yan. Diyan sa Onyx, 2 barangay yan. Ha, baka gusto ninyong mag-share. Nakakaawa yung mga bata eh. Naku, Diyos Mariosep, maniwala ho kayo. Ha? Daisy, baka gusto mong mag-share. Kayo, nasa sa inyo yan. Hindi ko kayo pinipilit. Imbis na regaluhan ninyo ako ng anumang bagay. Your cash can be a big help. Big help. 0921-3436-173. Pakisulat po. 0921-3436-173. Ha? Willy Espiritu. Yan po yung GCash ko. Ha? Ilagak lang ninyo at alam ko na agad kung sino yung nagpadala. Yung mga nagpadala na po, maraming salamat. Ha? At malaking tulong yan. At ipapakita ko sa inyo lahat yung mga nakinabang yan. Kita naman ninyo. Kesa naman magpa-party-party pa ako dyan. Nagpa-party-party ako dyan, tapos titeleskopyo yun ako. Ayan, violator yan. Si Willy Spirito, nagpa-party-party yan. Di sinunod ang social distancing. O, di ba? Pakainin natin yung mga bata. Meron ba social distancing sa ano? Sa nagugutom? Pero tuturuan natin sila na mag-social distancing. Siyempre, kakagabayin natin yung 2 barangay dyan. Para lahat ng mga nagugutom, kahit isang araw lang po, maibsan natin yung kanilang gutom. Ha? Yan po ang gusto kong ialay sa ating mga nagugutom na pamilya na kababayan natin. Ha? Ngayon, dun sa
mga kalakal ng pagkain. Sana po sino man ang manalong pangulo, i-adapt po ito. Palawakin natin yung train, ha? Para mai-travel ng ating mga magsasaka yung kanilang mga produkto. O si Carlo Crisologo, good morning. Tutulong na lang siguro si Carlo. Malay mo, may dumating na galing Japan, di ba? Wala namang hindi namang malaki. Diyos Mar Joseph, kahit ba 100 piso, yung malaking bagay ho yan. Kasi yung champurado, lalagyan natin yan ng matamis na gatas. Para hindi na doble-doble, may gatas na, may asukal pa. Matamis na gatas na lang lalagyan natin. Tsaka yung tsokolate na masarap. Sa kaldero naman, napakadami kong kaldero tsaka panandok. Siyempre, bibili tayo ng kutsara, bibili tayo ng mga throw-away na mangkok. Ganun. Kala nila kasi, champurado lang, tutubo pa yung si Willy Espiritu. Mga gago din mag-isip ang Pilipino, no? Hindi ho. Gasol. Ha? May kaldero na. Yung paglalagyan, hindi naman pwedeng doon sa kaldero kakain yung mga bata, di ba? O bibili ka ng mga throwaway na mangkok, bibili ka rin ng throwaway na kutsara. Alam mo nga, naranasan ho namin nung maubusan kami ng mangkok, yung mga tao, pati nga kaldero, pati planggana nila sa bahay, dinala-dala doon Doon na lang doon ilagay, wala kasi silang lalagyan. Ganyang kaawa yung ating mga kababayan. Kaya kaawaan ho natin. Ngayon, itong mga problema pa kuryente, nagmuntik na nagkapanakitan yung sa Benguet, paano maasikaso? Puro politika inaasikaso ng DOE Secretary Cusi. Di ba yun yung kaaway ni, ni Pacquiao? Hoy, tantanan mo yung politika. Gumalaw ka, magtrabaho ka, sekretary ka ng DOE. Ito, merong IPIRA law, ang sinasabi sa IPIRA law, kinakailangan isang entities lang ang kikilos. Merong IMAP, merong WESMA, nagdoble. Ngayon, hindi malaman sino uupo na opisyal doon sa, anong tawag mo dito? Yung distributor ng kuryente sa dyan sa Benguet. Yung Benguet Cooperative, Baneco. Yung mga electric cooperative na yan, kadami dyan, puro walang niya nagpapatakbo pa yan ng party list para na ipagtatanggol sila doon sa Kongreso. Nung panahon namin ni Nicky Briones ng AGA party list, nilawlaw namin to mga gagong to Kita mo, merong matibag. Ito si matibag pala. Ngaw-ngaw din ang ngaw-ngaw labang kay Pacquiao. Asawa pala niya ang may hawak na itong IMAP. Totoo ba yan? Yung mga political interest ninyo para magkamal kayo ng pera, pag-ingatan ninyo, lalaylay yan. Malalaman ng bayan yan. Ha? Katulad lang yan Dapat nga inaasikaso ng Senado at Kongreso at ng Pangulo ito Bakit natin pinapayagan katulad nitong Baneco, Benguet Electric Cooperative? Imagine mo ginamit ang the word cooperative. Pag sinabing kooperatiba, dapat may pakinabang yung mga consuming member niyan. Di ba? Dapat meron niyang anong tawag mo dito, benefits. Wala naman silang natatanggap. Ginagaya nila yung kawalang yan ng Meralco. Buti pa yung PLDT. Pag nagpakakabit ka ng telepono,
kahit na 35 centimos, dadating sa'yo ang cheque mo eh. Yun yung pinakadividendo mo. Ito, ginamit the word cooperative, Benguet Electric Cooperative. O, di ba? Benguet Electric Cooperative. O, ba't hindi kayo nagbibigay ng insentibo sa mga consuming member ninyo? Ilitin mo, membro mo na, consumer mo pa. Bumibili pa sa'yo ng kuryente. O, hindi tuloy magkaig eh. Dalawa yung ano eh, dalawa yung dapat. O, yung isa si ano, anong pangalan mo ito? Melchor Licoban. O, tapos yung isa, yung abogada. O, ngayon, doon naki-irlam yung DOE, Department of Energy. Diyos Mario, tignan ninyo, no? Sa dalawang pangsyon na nag-aaway, pribadong sektor ba yung mauupo o hindi? Yan. Kasi pag sinabi mong kooperatiba, walang pakialam ng gobyerno dyan. Ang pakialam ng gobyerno dyan, meron kayong pinanghahawakan papeles kaya kayo nagiging legitimacy. Kaya kayo nalilegitimize. Ngayon, yung cooperative ninyo, saan ba nakasaksak yan? Saan ba nakarehistro yan? Sa Security and Exchange Commission ba? O doon sa Cooperative Development Corporation? Dapat nasa Development Cooperative yan nakarehistro. Pagka hindi, buwagin ninyo yan dahil kawalang yaan yan eh. Kaya hindi nga na nakakapagbigay ng insentibo dahil hindi sa cooperative development nakasalsal yan. Isinaksak na yan dyan sa security and exchange. O, ano magiging dividendo ng membro dyan? O, yung agawan ng posisyon, hindi lang yan ang question dyan eh. Ha? Kaya ako nagagalit sa ganyang sistema, kaya kinakailangan. Sa susunod na eleksyon, maging congressman na si Willie Espiritu. Oh, tulungan ninyo ako. Lahat kayo mga nanonood, membro kayo. Maniwala kayo, gagawa tayo ng sarili nating scheme. At ako ang isa sa ako ang isa sa magiging boses ninyo sa Kongreso. Tulong-tulong tayo. Kinakailangan natin makabuo tayo ng dalawa o tatlong seat dyan sa Kongreso. Makakita na ninyo. Preparation ko haba. 3 taon. Hindi pa nag-umpisa ang eleksyon. Oh. Ngayon, magpaparehistro tayo. Nag-usap na kami ni Carlo Crisologo dyan. Oh. Siguraduhin natin makakakuha tayo ng mahigit 1,000,000 boto. Hindi pwedeng ganyan eh. Kasi kita nyo ito, Electric Cooperative. Batangas Electric Cooperative. Kita mo, ginamit, cooperative. Ha? Sambales Electric Cooperative. Oh, cooperative na naman. Benguet. Oh. Daneco, Davao Electric Cooperative. Oh. Bakit saan nakarehistro yung cooperative electric distributor na yan? Bakit saan ba nakarehistro yan? Oh. Ngayon, magkaka-railroadan yan dyan sa Kongreso kasi naglalagay yan. Meron din silang tao dyan eh. O. Kaya bibimbangin ko tong DOE to. Huwag kayong poporma-porma. Magpapatayan talaga tayo sa loob ng Kongreso. Kung ayaw ninyong nag-uusap tayo dito sa impapawid, doon kami gagawa ng multo. Sige. Tapang mo naman, Mr. Willie Spirito. Hindi po. Hindi ako matapang. Kaya nga, psst, uwi! Oh, hindi ako matapang. Ipinaglalaban lamang natin yung tama. Ilan dekada na ako na, late mo, senior na eh. Ilang taon? Hindi ako kumibo. Walang mangyayari sa bansa natin kung hindi tayo magkakaisa. O, LC Mendoza, na alamin ko kung tiga saan ka, ikaw ang gagawin kong coordinator dyan sa lugar mo. O, kailangan dumami tayo.
kinakailangan manganak tayo. Palawakin natin itong broadstream cast communicators. Harangin natin ang mali. Suportahan natin ang tama. Hindi mo pwedeng tama, hindi mo susuportahan. Mali, susuportahan mo pa rin. Eh, gago ka. Inutil kang hayop. Walang ya ka sa dilang, walang ya. Ha? Kaya ngayon, araw ng Biyernes, eh, gusto ko maalis yung mga agam-agam ng katawang ko eh. Oh, eh baka sabihin niyo, eh kaya lang naman nagbo-broadcast yan eh. May political ambition yung unggoy na yan eh. Mas unggoy kayo, gago. 60 na taon na ako. 40 taon na ako nagsisilbi sa radio, TV, dyaryo. Oh. Ngayon lang ako nagsalta. Gagawa tayo ng sarili natin party list. Oh. Eh, para tumino itong mga to. Kasi katulad yan. Pag wala ho kayong pera, hindi kayo mananalo sa politika eh. Ngayon pa lang hulmahin natin. Oh. Pwede ba kayo sumama ng walang perang pinag-uusapan? Oh. Ganon. Oh, yung ating mga tarpaulin, kanya-kanya tayong gawa. Kaya ba natin gawin 'yan? Oh, 'yan, gagawin natin 'yan. Gagawa lang tayo ng scheme. Oh, sana yung mga matatandang nanonood sa akin, after 3 years buhay pa kayo, ah, huwag kayo magpapakamatay. At pakiusap tayo kay Lord, wag muna nila tayong kukunin. Ha? Mamala. Ay, yung mga matatandang kaibigan mo, kinakailangan, umabot pa sila ng 6 years. Kasi 3 years lang naman tong mga unggoy na mag-aaway-aaway ngayon eh. O, after 3 years, gawa tayo. Diyos Mariosep, ang first nominee sa party list, si Willie Spirito. Huwag na kayong makipag-away. Ha? Ayan ang sinasabi ko. E, paano? E, ngaw-ngaw tayo ng ngaw dito sa himpapawid. Hindi naman tayo pakikinggan. Puro pang aabuso. Kita mo, sabi ni Pangulo, sige, subukan nyo. Huwag kami bigyan ng budget. Bawasan mo budget ko. Sige, magkakakilala lang tayo. Tinakot si Gordon, no? Saka sila Drilon, no? Oh, ano ngayon ang masasabi nyo? Sabi ng Pangulo. Iba eh, oh, takotan ho ngayon. Yan ho ngayon ang buhay. Pero dapat magkaroon tayo ng disiplina. Ha? Huwag ko tayong mga abuso, masama ho yun. Oh, eh, pagka nag-abuso tayo, siningil tayo, eh, tapos hindi ka makabayad, patay kang bata ka. Punta muna sa palawig. Mamaya, bumili ka ng bigas para ma-relax ka. Ha, ha, ha. Oo, pupunta tayo ng palawig. Gusto ko pumunta doon sa bayan ni ano. Namimiss ko na yung kaibigan kong matanda. Kinakailangan, after 5 years, buhay ka pa. Si Elgin Colin, kinakailangan. 10 years pa buhay mo. 80 ka pa lang naman ngayon eh. Oh. Ah, dapat 20 years. Para pagka nakuha mo yung 100,000 mo. Mabahagian mo ako niyan, Diyos Mariosep. Oh. Oh, eh, namimiss ko. Wala akong nakikita ang text. Gising na kaya? Oh, yung mga 100-year-old, ha? Huwag muna kayo mamamatay. Magiging congressman pa si Willie Spirito eh. Gusto ba ninyo? Eh, ako lilinisin ko yan, yung mga cooperative na yan, yung mga elect. Yan, isa yan. Lalatin ko yan. Tapos, yung edukasyon. Eh, naku, Diyos Mariosep. Ha? Yung edukasyon. Paano kang makakapagtrabaho kung wala kang edukasyon? Anong diploma ipapakita mo? Oh, sinasabi ko sa inyo, maraming salamat doon sa nagla-likes. Ha? E mag-share ho tayo ng ating program, ha? Huwag niyong kakalimutan yan. Ha? E kinakailangan tulong-tulong po tayo talaga. O, ano sabi ni 5 million votes, may 3 seats na ba? Kadami naman.
2 million lang, 3 seats na nga eh. 2 million lang kailangan natin, hindi 5 million. Eh, pagka naka 5 million tayo, di talo pa natin si El Shaddai nga. Oh. Eh, yung El Shaddai, yung may alam ako dyan eh. Kung gusto mo maging congressman, pumunta ka dyan. Kaya lang, may tara daw dyan. Kung gusto mo maging, ba, tatarahan ka niya 10 million taon-taon. Imaginin mo. Oh. Kasi meron daw 72 million ang congressman yearly. O, oh, yung 10 million para sa El Shaddai. Totoo ba yun? O. Oh. 2 million votes lang, 3 seats na makukuha natin. Magsama-sama tayo at pagtulungan natin yan. O, oh, magtatayo ko ang pangalan ng party list ko, Bayag. Oh, ano ang ganda nun? Eh, makakalimutan kaya ng taong bayan yun. Eh, mabasa lang na ang pangalan ng party list mo, Bayag. Ito, matatawa na. Bakit kaya Bayag to? Ito, boto nga natin to. Lagyan nga natin to ng mani. Pagka nakasama kaya ako ng mga congressman dun sa kongreso, eh puta, mag-ingat tayo, tarantado yan. Hindi dito yan magkakakanta. Dun tayo kakantahan yan sa kanyang programa. Ba, malilintikan tayo. Oh, Carlo, sabi ni Carlo, galing ha, muntik na nalaluan. Ah. Nakikinikinit ako pagka nagtayo ko ng party list. Naku po, tragis. Yung mga congressman na mga ulol, matatakot yan. Naku, delikado tayo. Hindi yan magsasalta. Hindi magsasalta yan. Pag nanindigan yan, tapatay tayo dyan. Doon tayo kakalad ka din yan sa telebisyon. O. Yan ang agad ng pag-iisipan yan at tatrabawin tayo agad yan. Hahampasin ko talaga ng bayan yun. Lagi hindi natauhan yung mga gagong yan. Oh. Kape-kape muna tayo. Ha? Sinasabi ko sa inyo. Ako, minsan lang ako magbilo. Magbilo tuloy. Magbiro. Ha? Oh, ang palagay ninyo. Oh. Anong palagay ninyo sa pangalan ng party list ko? Bayag. Pagdating ko sa kongreso, hawak-hawak ko yung bayag ng kabayo. Ikaw talentado ka. Eh, si Marcoleta nga eh, naipasarado lang yung channel to eh. Gusto na maging senador. Eh, anong pakilam namin kung pasarado mo yung channel to? Naulam ba namin yon? Diyos Mar Joseph namang, o, oh, dinabi, naku, Diyos Mar Joseph, oo. Naipasarado lang yung channel to ni Marcoleta. Gusto na agad, senador. Hindi na nagkasa sa 71 million. Oh, gusto pa makisaw-saw doon sa usapin doon sa Parmalayan. Kaya nung nakita ko sa Facebook kahapon, sabi ko, talunan yan. Nagalit, may nag-react agad eh. Ang galit mo na manginis, buwisit ka. Naiulam ba namin nung maipasarado mo channel to? Eh, pinagtatawa lang ka nga ng channel to. Sarado yun sa TV. Eh, ba't sa FB, ang dami. Ang dami, Diyos Mar Joseph. Sa mga cable company, oh, meron. Dito sa Zambales, meron eh. Sa inyo, wala. Dito sa amin, meron. Oh, kita mo? Pati nga si Noli de Castro, kita mo? Umurong ang bayag. Naging senador yan. Naging vice president. Oh, komandidatong senador. Pumartido pa kay Isko Moreno eh. Siguro numasilip, walang pera. Biglang umigtad, Diyos Mar Joseph. Oh, ano, tingnan nga natin. Ngayon, matatalino na tao, tandaan ninyo. Marami-rami na kami, ha, nasisintensya sa inyo, tandaan ninyo. Hindi pwedeng,
na ipasarado mo lang yung channel to dito sa Metro Manila. Niligaya mo na. Hindi ka ba umuwi sa Bisaya? Uli na mo sa Bisaya, dong. Natang-awa, naa. Naamang channel to sa ibang network, sa ibang cable company. Oh. Eh, yung mga maka-channel to, iboboto ka ba? Ganun sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong mga nangangarap masyado, mapayog. Oh. Sige nga, yung galit sa channel to, boto nyo nga si Marcoleta. Tingnan nga natin kung magkasyang senador yan. baka mamaya, isang salop lang yan. Ay, Diyos Mariose po. Buti yung isang kasama mo, hindi nangarap ng senador eh. Oh, ano pinangarap? Maging mayor ng Quezon City. Yan, maliit-liit yan. Ang kakailangan dyan, tit to tit. Oh, yan, baka sakali. Diyan, manalo siya. Ang pangalan yun, yaw ko nang banggit eh, baka manalo pa eh. Pero okay, kahit, ngaw-ngaw din ang ngaw-ngaw yung mayor dyan, yung babae, si Belmonte, eh lalaki ngayon mga kakalaban niya. Oh, tingnan natin kung sino sa kanila magaling. Oh, yan ang sinasabi natin. Kaya panapanahon lang po. Ha? Oh, so mga kaibigan, meron na lamang po tayong 10 minutong nalalabi. Ha? Marami po tayong dapat linisin eh, sa gobyerno natin. Electric cooperative, problemang malaki ng mamamayan yan. Yung pagbabayad natin ng kuryente. Nako, kumita na to eh. Kumita na to mga walang yan to. Kumita na rin yung isang naging senador. Diba? Si Enrile. Gusto ko! Happy ka! Tumanda ng politiko. Gusto ko! Happy ka! Oh, happy tayo. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente. Siya, happy na. 90 anyos na. Oh, happy. Oh, yung problema kasi, nakakalimutan pagka nandun na sa Senado eh. Oh, ako pupunta dyan sa Kongreso, tingnan ko lang, maghahabulan tayo dyan. Total, malaki naman yung plenaryo eh, di ba? Oh, naku, Diyos Mariosep. Baguhin natin to, magkaroon tayo ng disiplina. Gusto ko, happy ka. Diyos Mariosep, nabuhay ito. Pati, tapos ang daming sinungaling na politiko. Pagka patay na daw, irespeto. Pero kung bastos-bastos nila si Marcos, gano'n na lang. Patay na, nakalibing na, nakarating na sa langit eh. Oh, pinakawalang yung tao pa rin sa kanila. Oh, kala ko ba nire-respeto yung patay? Oh, eh, mga sinungaling kayo, tarantado talaga kayo ha. Kaya, huwag niyong asahan na matutuwa ako sa inyo. Ha? Kaya ayusin natin yung problema ng yung elektrisidad, yung oil price hike, gasolina, langis, krudo. Oh, Diyos Mariosep. Bukas, mamaya, tataas na naman, LPG. Paano ka ngayon makakapagtinda ng hotcake? Oh, eh, ang mahal na ng gasol, 850 na. Oh, bibili ka pa ng iluluto mo. Paano mo ngayon ibebenta ng mura? Murahin mo na lang. Diyos Mariosep, mabuhay to. Eh, kailangan magkaroon tayo ng gateway to heaven. Ha? O, sandali, ino muna akong kape. Nasisira ang kapogian ko dito sa mga nangyayari sa ating bansa eh. Ha? Iayos ho natin. Doon sa mga tatakbong pangulo, nakikiusap po ko sa inyo kung sakaling manalo po kayo. Ano? Eh, pagtuunan ninyo ng pansin, ha? 860, o kita na ninyo, LPG, 860 na. Anak ng, naku, Diyos Mariose, Pangulong Duterte, meron ka bang leadership? Nanggigigil ka kung babawasan yung pondo mo?
Pero hindi mo man lang nakikita yung hirap ng mga nagtitinda, nagluluto. 860 oh, pero naku Diyos Mariosep naman. Eh, bibili ka ng isang kilong baka, halimbawa. Oh, 400 plus 860. Lalagyan mo pang ingredients. Magkano mo ngayon ibebenta per order yan? Sa simpleng sumahan lang. Oh. Baka yung ganyang kakapal na karne, gawin mo na lang ganun. Yung hihipan mo, lumilipad. E paano kakain ng tama yung tao? Mabobobo eh. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Yun, lalo na yung vaccinated. Ha? After 1 year daw, lalo na yung tinamaan ng severe. Ha? Pwede kayo magkaroon ng, anong tawag mo dito? Blood clot sa utak. Yan. Kaya nag-iisip na naman ng gobyerno, ano na naman bakuna. Wala nang katapos ang bakuna yan. Ha? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa ninyong pahirap sa taong bayan, magbabayad din kayo. Oo, maniwala kayo. Kahit tanong ni si, kahit kausapin nyo pa ang Diyos. Oh, tsak sasabihin nun, tama. Kaya nga malapit sa langit yan eh. Espiritu nga yan eh. Yan ang pinakachismoso dito sa langit. Kaya yung mga membro ni Concepcion, yung mga negosyante, bantayan yung huning yan. Lahat ng kaltas, aabutin nyo, mabayaran lang kayo ng 13-month pay. Oh? Eh, kasi katulong ng gobyerno yan eh, na walang yain ang mamamayan. Pinagpipilitan, magpabakuna. Oh, di magpabakuna. Wala namang masama magpagbakuna eh. Gusto mo araw-araw magpabakuna ako. Dito bukas, dito sa makalawa, dito sa pangatlo, dito pang-apat, dito pang-lima. Oh, ano pa? Para hindi na ako makasalta. Oh, ganun lang. Oh, pero pag ano, ha? Kaya, bago kayo mayari ng blood clot, try to experience, to visit Dolomite Beach. Makita man lang ninyo yung Dolomite Beach bago kayo mawala. Ha? Oh, yung sabi nga doon eh, individual, okay. Ha? Pero pag group-group, kinakailangan magso-social distancing tayo. Pangalagaan natin ang ating sarili. Ha? Yung mga nagsasamantala ng 13-month pay, laggan natin ng laso ng mga produkto niyan para una silang mamatay. Imagine mo, Diyos Mariosep, ba-brown out pa. Oh, nawawala yung ilaw namin dito, gagalit sa akin. Pansamantala, aagahan ko na po magpaalam, baka abutin ako ng brown out, ano? Kaya yung mga cooperative, electric cooperative, ingat-ingat kayo. Nalalapit na ang pagtutuos. Meron pa kayong 3 taon nang walang niya, mga buwisit kayo. Kunyari pa kayong mga against kayo sa mga ano yan, yung mga big time, one time na mga negosyante. Diyos Mariosep. Oh, magpapaalam na po ako. Araw ng Biyernes, huwag natin kakaligtaan. Magsimba po tayo sa Quiapo kay Black Nazareth. At kung hindi kayo makakapasyal sa Quiapo, buksan nyo yung cellphone. After watching FYI, o may panahon kayo, anong oras man, pwede kayong magsimba doon sa Quiapo Church through your cellphone. Huwag nyo kalimutan ang ating Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, pupugak-pugak na po ang aking signal. Sa Lunes pong muli, kita-kita tayo. Maraming salamat. I love you. I love you all. Bye-bye. Bye-bye. I love you all.